po kay Gayet Official ng Nueva Vizcaya. Shout out po ha, Gayet Official. Ayan, ayan. So, isang mapagpalang hapon na naman mga Gait, mga Team Dakila. So, nandito ulit tayo ngayon sa ating misyon. No, kahit umuulan, kailangan na natin ipagpatuloy po yung mission po natin. So, nandito po si Nanay, sinalubong tayo. Kasi hindi natin masyadong alam po yung kanilang bahay. Kaya, may nag-refer kasi sa atin. Kaya ito, puntahan natin. Okay. Tumilong lang kami saglit kasi malakas po yung ulan. So, ipapakita namin kung gaano kalayo po yung puntahan po natin yan. Ganyan po yung daanan. Sapagot pa naman tayo. So, Linggo ngayon guys. Is nagsimba na tayo kaninang umaga. Kaya ngayon patuloy natin yung ating mission. So, shout out po sa ating lahat. Shout out po sa Team Dakila headed by Kabsat Jeb Bakwaden. Hello, hello sa lahat po ng Team Dakila dyan. Good afternoon, good afternoon sa Team Big Heart. Ayan, headed by Ninang Digi Heart 29. Maraming salamat. Yan, so ito po yung kanilang daanan. Yan. Medyo madulas kasi yung ulan. Okay. Pakita ko lang ha. Yung panila. Ayan guys, so dati kasi mayroon pa nyo, pwede pa na sa bakuran po nila nakahagap yung nilang mahal sa buhay. Yan. So dito kami guys, pero yung mga pinupuntahan po natin guys ay ganito yung kanilang daanan, no? Para at least alam ninyo, yung mga pinupuntahan po namin ay bundok. Yan. At least kita ninyo talaga na hindi basta-basta po yung mga ginagawa po natin para maabutan po natin yung ating mga kababayan, matulungan po natin, no, sa pamamagitan ng mga sponsors. Sa lahat po ng mga sponsors, ano po, magandang hapon po. At sa lahat po ng mga may busilak ng puso po, yung mga gustong mag-sponsor po, you are very much welcome.
oh, mag-PM lang po kayo sa amin sa aming Facebook account. Guide Provinciano po. Yan po. So, ito guys, kalayo po yung ating pupuntahan. Yan. Ano yan, Nay? Ah, ito pala yung tanki daw ng tubig. Ayan po. Ganda pala ang lugar nila, Nanay. Oh, tingnan ninyo guys. Saan po kami pwedeng, yan lang ba yung daanan? Napataas. Yan, maputik talaga. Oh, last. Gila po na. Oo. Buto na po kami. So, ganito po kahirap na po yung kinananay. Medyo pagkwan na. Yan, yan. Apa. Oh. Grabe pala. Ayan. Ayan guys. Guys, so, shout out sa ating lahat. Shout out, ayan, salamat at nandito na tayo. Hay, oh. Yan, ipapakita ko, mayroon silang alaga. Oh, yan oh. Sige po. Yan. Yan, nandito na tayo guys. Ito po yung buti na lang uulan na naman, buti na lang nakarating na tayo. Ayan guys, oh, ito yung bahay po nila Nanay. Saglit lang, ipapakita lang namin.
Sige po, sige. Hello po, Tay. Good afternoon. Ganyan lang kayo kung hindi nyo pasundin kung hindi nyo kaya. So, ito po yung kanilang bahay dito sa loob. Ganyan po. Yan, nandiyan naman si Lola. Hello, Lola! Ay, hindi na daw nakakarinig si Lola. Ayan, dalawa. Usapin po natin yung ating mga kababayan. So, sa ating so, pumunta tayo. Pastor. Si anong hindi ka na masyadong nakakapagsalita? O makapagsao ka? Anyanagan mo tayo. Yung lang doon pagpulo ni Pastor. Hindi mo bro. Ang mga gita una. Masalita. Ayan, so, Madami din si gamit na pastor at ano, awanak. So, si tatay po ay may karamdaman. Ano po yung sakit nyo, tay? Asthma. Naglalaw ko na gamit. Ay, komplikasyon. So, gaya ng ano po yung nararamdaman nyo ngayon? Ay, yung timarik-rik na yung tatay. Okay. Nakapsot. Niya pa ay adas ma'am, asthmatic ka. So no nagdekardiya asthma hanggang makapag Kaya ito mga gait, mga tindakila po sa lahat po ng mga nanonood po sa atin. Ito po si tatay po ay mayroon siyang karamdaman. Ano po na siya po ay mahina na po yung kanyang katawan. Ilang taon ka na tayo? 68. So 68 na po si si tatay. 68 na po si tatay. Ano to? So kailan pa yun, Nay? Kailan pa nag matagal na ama, Doc. Ay, pastor, noon year 2015. So yung year 2015 ganyan na po yung kalagayan niyo, Tay. Opo. No. Pastor, so hindi ka na makapagtrabaho, pastor. Mula noon mayroon nang ganito. Bakit napaka-emotional mo na eh? Ano po yung nararamdaman nyo ngayon? Maganda naman. So, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, 6 years na po na ganyan yung karamdaman nyo tayo, no? Na nangihina po. Hindi na kayo makapag-trabaho. Ako yung nakasula. Baka mo, no, sobra una iti trabaho mo din. Nga ta? Ma'am, iti ng rugation na pastor 1993 at dati ulcer na nag-extend na opera. Isa da dyan aging gana idin ag dati saksakitin lang niya pastor. Makataraba ko pa yung ide ng hanuna yun. Hindi na masyado, pero talagang siyempre, hindi na siya makapagtrabaho ng gusto. Pero so, noon year 2015 na, yun na. Talaga hindi na makatrabaho. So, ilan po kayo dito nakatira na? Ilan tatlo kayo? Lang kami. Ay, so si Lola, tapos kayong mag-asawa. Yeah. Ganito pala yung kalagayan po nila nanay. So, anong pangalan mo, nanay? Lolita Bartolome. Rivera noon dalaga ako. Ngayon, Bartolome, ilang taon na rin tayo, nanay? 66. 66.
7 ako sa January. Pareto pala tayo January. So tingnan nyo mga guys, at the age of 68, ganyan na po yung mahina na po si tatay. Ano po kaya, dito na lang siya na nakahiga po. Minsan lumalabas din naman dito para magpahangin, magpainit po. Pero talagang hindi na po kaya yung kanyang katawan para magtrabaho po. At nakikita naman natin, mga guys, napakita namin mamaya, mayroon siyang oxygen, ano? Kasi minsan, niya ay talagang kailangan ng oxygen. Kaya napakahirap po talaga yung kanilang... So saan po kayo kumukuha na ng inyong pang-araw-araw na pagkain po? Ay, kung minsan, Pastor, makisika at makidaldalo, makimula, saan adamagarding kong masisita. Oo. So ganun po yung trabaho po ni nanay. Siyempre, si nanay na lang po yung nagtatrabaho po. Ano po, para matustusan po yung kanilang pangailangan, matustusan po yung mga gamot po ni tatay. Kaya ganun po, no, ginagawa ni nanay yung kanyang makakaya para sa ganun ay matustusan po nila yung kanilang pangailangan. Pero ano to, nagkatanim sila ng palay, mga guys. Palay at saka mais. Mais daw. Minsan nagtitinda ng mga hayop, mga manok. Yung mga alaga niyong hayop, binibenta ninyo po para may pambili po ng gamot. So, gaano po kahirap na yun na ganito po yung kalagayan po ni tatay? Masyado mahirap. Lalo nag-iisa lang. Emotional po si nanay kasi alam natin po yung talagang bigat po yung nararamdaman niya kasi siyempre nga matanda na rin si nanay. Ano po, kailangan niya talaga, no, kailangan niya ng patuwang, pero ganito naman yung kalagayan ni tatay. Kaya wala po tayong magawa, guys. Ano, hindi naman kagustuhan ni tatay para ganito po yung mangyari po sa kanya. Pero dalangin po natin sa Panginoon na sana po gumaling na si tatay. Ano po? Alam ko tayo, no, may plano pa ang Diyos sa iyo. Ano, alam natin na habang tayo po ay nabubuhay, may mission tayo. Ano, may plano pa ang Diyos habang tayo po ay nabubuhay, may gusto pang ipagawa sa atin. Ano? Kami din, ano, nagkaroon din ko kami ng naging COVID positive din kami dati. Pero sa awa ng Diyos ay okay na. No, kaya salamat sa Panginoon. O, nalampasan kasi naniniwala kami na may mission kami. Ganito pala yung pinapagawa ng Panginoon. Pumupunta po kami sa mga iba't ibang lugar para magtumulong po, ma-interview kayo. At sa lahat po ng mga gustong tumulong po sa kanila, lahat ng mga sponsors, sa lahat po ng mga makapanood po sa kanilang video, yung gustong tumulong po sa kanila ay you are very much welcome po na tumulong po sa kanila. So, may anak kami pero may asawa na sila. May walo silang buhay, Pastor, pero malayo naman sila. Mayroon na sila silang sariling pamilya. At bibigyan man ng konti, di magpapasalamat na lang tayo. Oo. Ayan guys, ipakita mo nga bro, yung ito po yung gamit po ni tatay. Ano? So ayan, may mga gamot siya. So, mayroon siyang oxygen na maliit. Magkano naman? Malaki noon, Pastor, pero hindi namin kayang punta dito sa taas. Kaya pinapalitan mo na lang maliit. Magkano naman na yung ganyan? Ito, Pastor, 480 ang saka. Pero yung lahat-lahat, pati arkila ng tricycle sa sulam pa kami kukuha. Bali, 800? Ilang weeks bago maubos yan pag talagang dire-diretso na ginagamit ni tatay? Pag dire-diretso, Pastor, isang araw lang. Ay, isang araw lang yan? Oo. Ganun pala. Pag-diretso. Kalagayan po ni tatay, ilang araw bago maubos? Isang week na, Pastor. Isang week na. Pag hindi masyadong mag-gamit ng oxygen. Pag hindi diretso.
Pero yung malaki nun, pastor, na ganyan, 880. 880. So, na naubos naman na yon ng... mga 1 week. 1 week. Hanya kaya si may talaga namin may isang aspas. Bigat talaga. Mabigat, mabigat talaga. So, napiya na. So, katamitiga sa basit. So, kumusta tayo? Kasi ano nga iti ko? Makasano tirik nam tata nga ron tatay? Tatay. Kumusta tirik nam tata? Hindi nga may. Hindi nga. Pero kan mo kasi ano nga iti pagkain mo tatay kasi ano nga okay mo iti kwa iti panangan mo maya may. Maya to anya di ko nati doktor ngay nga ko anya di ko nati doktor nga anya dagiti bawal anya dagiti mayat nga kanam tay kasi no di nga papamilin ni doktor kan to aw mo ni baganda nga bawal nga medi pastor at bawal di naman ti taba na apgan. Kung natin yung gatas, okay lang. Mga pangbili ng gamot. So ano ba yung mga gamot nyo, ano yung gamot ni nani tatay? Ang dami naman pastor. Ilang klase ba? Ilang klase yung iniinom ni tatay? Walo nanay. Pastor. Sir, walo. Pati yung nebulizer. Diritita. Kadulit tatay dyan. So ito guys, ano, yung iniinom ni tatay, grabe oh, tignan ninyo. Parang nakakuan na ako. Tinitignan ko pa lang eh, ang dami ng mga, ano, tignan ninyo. Grabe oh. Pitong klase pala, grabe oh. So, kasano nga itay, nga pa, anya-anya tikam, kasano nga itirikam, simpre, jay manong atawin nga, kasta tininom mo, kasla, di ba? Umakano pa yun pastor. Oo, siyempre, sa akin na lang, na tinitignan ko yung mga nakapakadaming gamot, grabe. Grabe, oh, yung kwan pala ni tatay, ano? Yung hirap po na sinalaranas ni tatay, grabe yung kanyang... Yung ano po manawa, kwan pastor, ang daamin dito yung daagas na. Siyempre kailangan din naman ano, magtrabaho, pumunta sa bukit. Siniiwan mo na lang na eh. Paano yung pagkain po ni tatay? Paano yung... Di ko akong pastor ko sa agluto ako ang ilak ang patita ng dan. Si Aldaw. Sa isudan si kayo tulad na makamuntay ng mangan. Okay guys, so sa mga gusto pong tumulong po sa kanila, ano po, mag-PM lang po kayo sa amin, sa aming Facebook account sa Gait Provinciano po. Gait Provinciano para maipaabot po natin yung tulong po sa ating mga kababayan. Ganito po yung kanilang buhay po. No? So, na mabigat. Ano? Mabigat po yung pag nakakita ka ng ganitong mga tatay, nanay po. Na ginagawa po nila yung best po nila para mabuhay po, para ma-meet din yung kanilang mga pangangailangan. Especially nga, oh, tignan niyo yung mga gamot ni tatay, grabe, no? So, kung ganyan po yung kalagayan din natin, ewan ko na lang. Ganito man yung pinagdadaanan mo sa buhay, patuloy lang yung buhay. Ano po, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tuloy lang tayong manalangin sa kanya. Ano kasi siya na lang po yung ating pag-asa eh. Siya na lang po yung ating pwedeng kakapitan na eh. Oo, kasi wala na talaga, no. Itong kuan babalikan natin sila nanay bago kami aalis sa tatay nanay, ano po, tayo po yung manalangin. So, naniwala ba kayo tatay na ang Diyos ang pwedeng magpagaling sa inyo? Na ni Apo Diyos iti mangpaimbag kanyam. Yes, saan ka nga maawanan iti namnama, tatay? Nya, saan ka nga maawanan iti namnama? Kasi ni Apo Diyos iti mabalin nga mang paimbag kanya tayo. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa ilang years na naganyan po yung kalagayan ninyo. Ano po, salamat sa Panginoon kasi buhay ka pa, nakikita mo po yung pamilya mo, ano, yung mga anak mo, yung mga apo mo. Kaya bago po tayo manalangin ay...
ay kakanta ng isang awitin na pinamagatang kay buti-buti mo, Panginoon. Tunay ang napakabuti ng Diyos, Nanay, no? Hindi tayo po abayaan sa ganitong mga sitwasyon. Siya lang yung pwede po nating makapitan. Ibuti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang sa muli, guys. Mga team guide, mga team dakila, panalangin natin na sana'y may tutulong po sa kanila sa kahit man lang yung pang-araw-araw, ano? Yung mga pangangailangan po nila, yung mga pagkain, yung mga gatas po nila nanay at tatay, kasi kailangan po nila talaga yung para lalakas si tatay, ano po? Kaya sa may mga busilak po na mga puso dyan, mga kabatid, kami po ay kumakatok po sa mga puso, mga pwedeng makatulong po sa kanila. Kaya balitaan namin kayo, guys, balitaan namin kayo at kami po ay babalik at babalik po sa kanila. Ano po kung mayroon tayong mga sponsors na pwedeng makatulong po sa kanila. No, maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating pong may kapal. So, God bless po. God bless. God bless sa ating lahat. Sa lahat mo ng mga sponsors. Dalangin namin na kayo po ay bigyan ng ating Panginoon ng sapat na kalakasan, kalusugan po ng ating pong may kapal. Maraming salamat and have a blessed Sunday po sa ating lahat. Thank you.
So, ito po yung kanilang bahay po, ganyan. Pagpasok mo dito, oh, yung, ito po yung kanilang, ayan. Yan, so ganito po. So ito po yung kanilang kusina po, ano po. Yan, so pagpunta mo po dito, guys. Ganyan na ganyan. So diretso po, sitro. Dire-diretso po yung yan, yan po si tatay. So nandito ako sa kanilang kusina. Yan, yan po si Lola. Ilang taon na si Lola? Ay, 104, oh. Tignan nyo magahit, oh. 104 si nanay. Ayan, oh, wow, buti pa naabot ni nanay. Maabot ba kaya natin ito? 104. Anastasia, si nanay Anastasia ay 104 years old. Wow, palakpakan naman. Sana, sana all. No, sana all. Wow naman. Si nanay, 104 years old. Si nanay, palakpakan po natin. Lord. Bless nanay po, no? Ganito po yung kanyang taon po, 104 years old. Pero hanggang ngayon ay nandito pa rin, ano? Kaya maraming salamat, guys. Maraming salamat. So ganito na lang po yung ginagawa po ni nanay. Hayan, hayan. So nakaupo na lang. Maraming salamat po. Maraming salamat, guys. So thank you. Tignan nyo, guys, yung kanilang bakuran po, napaka ganda po kahit medyo malayo, pero yung bakuran, oh, ang napakaaliwalas po. Ayan. Yan, oh, yan yung kanilang mga alaga. Yan, oh, may mga alaga sila. Ito po yung ibinibenta po ni nanay. Minsan pag siyempre nakulang, para may pang bili po ng gamot po ni nanay. Ni tatay pala. Sorry. Ayan, guys. Yung mga pangapakita lang namin. Ayan, no? Ganyan po yung... Yan, so yan po yung bahay po nila nanay, yan. Nay, apang kami nga rodin na, no? Wen, salamat, ah. Salamat. Oo. Thank you, nay.